Unang-una ay good news para sa lahat ng mga OFW dahil hindi na mandatory ang pagre-register sa e-arrival card. Meaning guys, hindi na required ang pagre-register sa e-arrival card kapag uuwi kayo sa Pilipinas. But, not mandatory but not totally cancelled. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa e-arrival card. At yun na nga guys, good news dahil hindi na mandatory ang pagre-register sa e-arrival card bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Meaning guys, pwede kayong makauwi or makakauwi kayo sa Pilipinas kahit wala kayong dalang e-arrival card QR code. Pero guys, e-arrival card is no longer mandatory but not totally cancelled. Dahil guys, meron pa rin e-arrival card para sa mga gusto mag-register sa e-arrival card bago ang flight nila pauwi sa Pilipinas. Or same pa din na 72 hours bago ang flight nyo. Pero hindi na siya mandatory para sa mga nahihirapan mag-register sa e-arrival card online. Magandang hakbang ito ng ating gobyerno dahil nga hindi naman talaga lahat ay marunong sa online. Lalo na yung mga OFW na medyo may edad na. So, makakauwi ka sa Pilipinas kahit wala kang dalang e-arrival card QR code. Hindi gaya noon sa One Health Pass na nag-offload talaga sila kapag wala kang One Health Pass QR code noon na hindi ka papauwiin or hindi ka makakasakay pauwi sa Pilipinas. At gaya nga sa nasabi ko kanina na sa mga gusto mag-register sa e-arrival card online bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas, ay pwede naman. Kaya ko nasabi na yung e-arrival card is no longer mandatory but not totally cancelled dahil still mayroon pa ring e-arrival card para sa mga gusto mag-register. Pero sa mga walang QR code or e-arrival QR code pauwi sa Pilipinas, ay mayroon kayong special lane pagdating nyo sa Pilipinas at doon kayo pipila para mag-manual sign up or mag-fill up sa arrival form. Ang registration para sa e-arrival cards ay hindi na mandatory. Maglalaan daw ni special lane sa mga paliparan para sa mga taong hindi nakakumpleto ng registration process. At para sa may mga dalang e-arrival card QR code bago yung flight nila pauwi sa Pilipinas, ay qualified kayo sa fast lane pag-arrive nyo sa Pilipinas. Dahil guys, i-scanin lang yung QR code nyo kaya medyo mabilis. So, it's your choice guys kung gagawa kayo or magre-register kayo sa e-arrival card bago yung flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dahil guys, makakauwi naman kayo kahit wala kayo nito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!